So, magandang araw po sa inyo mga boss, ano? Nandito po tayo sa isang video regarding po sa isang speedometer gear ng ating hindi po ito motorcycle kundi po gear po ito ng isang Toyota Light Ace, no? Sa mga may mga sasakyan na Toyota Light Ace na katulad po nitong ganitong mga problema ay pwede po sa inyo to. Katulad po nitong nakikita nyo ngayon, ito po yung gear ng ating speedometer, no? Karaniwan po nangyayari dito ay nauubos po yung ipin nitong gear dito, no? Kung makita nyo po yan, no? Yan, naubos na po, no? At meron po tayo nabili sa isang online na parehas na parehas din po, ano? Ito po yung nabili natin, no? Kita nyo po yung pagkaiba, no? Bombo po yung gear niya, no? Yan. Bago po kasi. Yan. Katulad po nitong luma, no? O yan po nangyayari. So, nangyayari po dyan, pagka napudpud na po yung ating gear, ang nangyayari po dyan, hindi na po gagana ang ating metro dito sa ating panel dito sa harapan ng ating manabela dito sa speedometer, kung tawagin natin, no, hindi na po gagana yung kamay ng ating speedometer pagka ganito na po ang nangyari. So ito po, no. So dito po sa video nito pinapakita ko sa inyo dahil po sa gusto po sa inyong ipakita ang mga nabibili po sa online, no. Parehas naman po ang ipin, no. No, parehas naman po yan. Ang nangyayari po, ang diferensya po dito sa ating mga nabibiling speedometer gear, no? Ito pong kanyang body, no? Ito pong rod niya, no? Makita nyo po alas parehas yan, no? Pero kung ating pong ilalagay sa kanyang housing, katulad po nito, ito po yung luma, no? Ito po yung housing ng kanyang gear, no? Kung ipapasok po natin yan, yan, okay po, pasok yung original niya, no? Yan, dahil po kasi yan talaga nakabit dyan. Pero po, pag tayo nakabili na sa online o sa anumang tindahan ng auto shop, ito po mangyayari, no? Papasok po natin dito, yan po, ayaw po pumasok. So, ibig sabihin po, yung pinaka rod po nitong ating speedometer gear ay mataba, no? So, kailangan po nating bawasan ito. Yun po ang problema niya. So, hindi po natin may kakabit na basta-basta. So, kailangan po natin bawasan ito. So, ang gagawin po natin dito ay ating pong babawasan. Hindi na po natin kailangan dalhin sa machine shop. Simple lang po, kung meron lang po tayong barena at isang kikil, no? Kahit po maliit lang na kikil na pwede po siya. Ang gagawin po natin dito, ipapasok po natin itong pinaka-muso ng ating sa barena, no? Yan po, iipit natin doon, paikutin po natin ito. So, ang gagawin po natin, habang umikot po sa barena, siya naman pong dadaanan ng ating kikil dito para po mabawasan. Yun po ang paraan natin para po maikabit natin ito nang hindi na po kailangan natin idalin sa machine shop. Kung minsan ay napakamahal pa po ng charge sa atin. Kung meron naman po tayong barena at kikil, tayo na po ang mismong gagawa. Katulad po ng gagawin natin ngayon.
So ito na nga po mga bossing, ano, ang ating nagawang remedyo para po maikabit natin ang ating bagong speedometer gear dito sa ating problema, no, dito sa ating light ace Toyota, no. Ganyan lamang po at sana po nakatulong ako sa inyo at maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. God bless.